Hello guys, Luzon, Visayas at Mindanao o saan man sulok ng mundo. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back to my channel. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng mga subscriber ko at nagtangkilik sa aking channel. Maraming salamat po sa inyo. God bless po sa inyong lahat. At sa mga bago lang sa aking channel, please mag-subscribe po kayo and don't forget to hit the notification bell to keep you updated sa mga videos ko. Mali, ang gagawin po namin ngayon ay mag-overhaul po kami ng fire and GS pump. Ang gagawin po ay replacement po ng mechanical seal. May leaking na po yung mechanical seal, may damage na po siya, kailangan na pong palitan. Yung type nga pala ng bomba na to ay centrifugal pump, seawater pump. Ginagamit po namin itong bomba sa ballasting ng barko. Ginagamit din ito sa anchor wash, fire hydrant. Samahan nyo kami guys sa video na ito para makita nyo kung paano po mag-overhaul ng seawater pump. Lalo na po sa mga future engineers dyan na baguhan lang, magkakaroon po kayo ng idea kung paano po ang ginagawa namin. Pinaka-importante guys, pag nagmi-maintenance po tayo, kailangan yung safety. Lahat ng mga ginagamit nating mga tools, mga chain block, kailangan po in good condition. Safety first, ika nga. Mahirap po na madisgrasya tayo, lalo na mabigat po yung bomba na to, bubuhatin po yan. Kailangan po natin ng chain block gumamit. Safety tips din po, lalo na mag-disconnect tayo ng wire connection sa electric motor, pinaka-importante po i-switch off muna natin yung power supply. At saka kailangan din po kung maaari i-check natin yung boltahe, gamit tayo ng tester. Mas maganda po kung tatanggalin na lang natin yung fuse para iwas po disgrasya. Mahirap po makuryente, 440 volts po yan, nakakamatay po, delikado yan, kaya safety first. Katulad po nyan, may binubuhat po tayong mabigat na load, kailangan yung chain block natin, yung capacity ng weight na binubuhat natin ay kailangan mas mataas doon sa capacity ng chain block. Kasi delikado rin po kung mababa yung capacity ng chain block tapos mas mataas yung weight ng load. May tendency po na maputol yung kable at mahirap po mapitikan po ng chain block. Nakakamatay din po yan, nakakaputol po ng mga daliri o anuman po dyan na maaring madisgrasya. Kaya mag-iingat po tayo, palaging safety po lagi ang nasa isip natin pag may mga ginagawa tayong maintenance. Hindi po ganun kadali yung mga ginagawa namin sa barko, kasi po minsan po mag-maintenance po kami, may time na maalon, may time na normal naman. Wala pong pinipili yung trabaho sa barko, maalon man o normal ang weather condition. Kaya safety first po, lagi yan natin ilagay sa isipan para maiwasan po ang disgrasya. Hindi lang po ganun kadali maging isang marino, ang dami pong mga pagsubok na dadaanan, lalo na po kung mahina ka sa alon. Nandun po yung mahihilo ka, suka ka ng suka, nandun po yung mamumutla ka na hindi ka na makakain dahil sa alon. Pero dahil nasanay na kami, kahit sobrang alon, nakatrabaho pa rin, marami pa rin ginagawa kami. Kasi yung trabaho sa barko, pabalik-balik lang po yan. Hindi po nauubos yan. Monthly-monthly po may ginagawa kaming mga maintenance po. Paulit-ulit lang yan hanggang sa matapos ang kontrata.
Sabi nga naman nila, doon lang matatapos ang responsibilidad sa barko o trabaho sa barko kung tapos na ang kontrata. Kaya ganun po ang buhay ng marino. Na kung nakikita nyo guys, natanggal na yung electric motor, tinanggal na rin po yung stand ng electric motor, malapit na rin, kasama na rin po dyan yung bomba. Safety tips lang po sa mga kabarokong seaman, lalo na po sa mga baguhan, kung may mga ipapagawa sa inyo mga official nyo na hindi nyo alam, na alam yung unsafe yung mga gagawin nyo, huwag po kayong mahiyang magtanong sa mga kasamahan nyo. Pwede rin po kayong mag-suggest sa mga official nyo with respect kung sa tingin nyo unsafe po yung gagawin nyo. Dahil sa busy sila, madaming ginagawa, minsan wala pang tulog, kaya may mga instant na trabaho na binibigay na nakakalimutan yung safety. Kaya kayo na rin po ang mag-iingat para sa sarili nyo. Ngayon guys, natanggal na yung bomba, mapaglasin na lang natin siya para mapalitan natin yung mechanical seal. Inspectionin din natin yan, yung mga mouth ring niya, mga bushing niya, impeller, kung okay pa. Yan, makikita nyo yung impeller sa ilalim. Pinaka-importante rin pag nag-maintenance tayo, huwag natin kalimutan maglagay ng markings para pag inasimple natin, hindi tayo malilito, mabilis lang maibalik kasi may guide na tayo. Yan po yung pang-casing natin, ito po yung bomba, natanggal na yung impeller nut para matanggal yung impeller. Kailangan natin gamitan ng puller kasi matigas tanggalin yung impeller. Yan guys, natanggal na yung impeller, sunod nating tatanggalin ay yung mechanical seal na. Yung kinatanggal namin yung cover ng mechanical seal, naka-screw lang siya. Kita nyo mamaya kung anong itsura yung mechanical seal. Kailangan tanggalin muna natin yung sa top cover niya, yung mechanical seal, yung pinaka-coupling.
Yan, nahugot na yung shop. Yung mechanical seal nandoon sa may shop. Ngayon, tapos na natin na dismantle. Start na natin maglinis. Iwa-wire brush natin yung mga surface para pag ibinalik natin, maiwasan ang leaking. Ito nga pala yung mechanical seal na papalitan. Nililinis na rin ni oiler yung pump casing, yung surface, para pag ibinalik yung bomba, wala siyang maging cause na leaking. Kailangan malinis yung surface. Kailangan bago asimbulin lahat ng parts, malinisan. Pagkatapos linis, check yung mga clearance ng mouth ring at saka yung shaft. Yung sa bushing niya, para makita natin kung normal pa yung una sa limit pa yung clearance. Kung malaki na yung clearance, kailangan ng palitan. Guys, papalitan na natin siya ng bagong mechanical seal. Ang importante dyan guys, huwag magkakabaliktad. Makikita nyo yung parang carbon siya. Kailangan yun yung magkaharap. Yun yung pinaka surface niya, pinaka seal niya. Ingatan din yung mechanical seal na maumpog sa, kasi mabilis lang yan mabasag. Safety tips po, pag nag-assemble tayo ng mechanical seal, ingatan po natin lagi yung surface at ingatan natin pong madamage ito, dahil pag once na mag-crack ito o maumpog sa metal,
wala na po itong silbi. Cause na rin po ito ng leaking. Kaya dapat po maingat lagi. Kung maaari, airihan yung parts para walang mga foreign metal. Para sa kalaman po, yan po ang nagsisil sa tubig. Yung surface niya. Kaya kailangan po maingat po yan, hindi po siya mabasag para wala pong leaking. So sa mga engineer natin dyan, siguradong alam nila ito. Sa para lang ito sa mga futures engineer natin na mga pag-uwan sa barko na gustong magkaroon ng knowledge, magkakataon na po ito para po sa inyo. Sa mga kabaro ko dyang engineer, siguradong alam nila ito. Alam nila kung paano gawin ito. So nga pala guys, mayroon na sa akin nag-comment, isa siyang marine engineering sa barko. Nag-request siya kung pwede ko siyang i-shoutout. So, shoutout kay Alexander Lumanaw. Kumusta po kayo? Maraming salamat po sa pagtangkilik po sa aking channel. God bless po. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, mag-comment down below lang po kayo o mag-suggest lang po kayo para po sa next video, ma-shoutout po kayo. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagsuporta sa channel ko. Sana po may na-share ako sa inyo na kunting kaalaman, lalo na sa mga mag-uwan dyan, sa mga engineer na mga kabaro ko, siguradong alam na nila ito. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Lagi niyong tandaan, lahat ng hirap sa barko o pagsisikap natin ay may kapalit po yan. Matatapos at matatapos din ang kontrata natin. Lagi niyong tandaan, mag-ingat po kayo lagi sa trabaho. At more power po sa inyong lahat. God bless po. Huwag niyo pong pababayaan yung sarili niyo. At lagi kayong magdadasal para sa kaligtasan natin sa ating mga trabaho. So God bless po. Ingat po kayo lagi. Maraming salamat po ulit. Salamat po sa pagsuporta niyo sa aking channel. Walang hanggang pasasalamat. Siya nga pala, please share your comment and suggestion para magkaroon naman po ako ng knowledge sa inyo o idea. Remember po, your family needs you. Lagi po tayong mag-iingat sa barko para sa ating pamilya. Maraming salamat po sa inyong lahat.